Hey guys, so for today's video, I'm gonna help you kung paano mag-refill ng disposable vape. So, dahil meron nga akong mga vapes dito na naubos na, I just thought na i-refill sila. Pero may isang trick akong na-discover and I'm gonna share it with you guys. So, ito yung mga vapes na naubos na, and yun nga yung tinuro ko is yung current vape na meron ako. Pero ito yung disposable, yung hawak ko na papalitan natin. So, first thing guys is bubuksan natin yung top portion ng vape. So, depende sa vape na mabibili nyo, disposable. But usually kasi nasa top portion yon. So, i-remove nyo lang yung cover doon sa top part ng vape nyo. So, if you need to use like yung mga like chane or yung mga cutter, anything na sharp na it can pull yung takip, para lang mailabas nyo siya, para makita nyo doon yung cotton. So, we're gonna try to remove this. So, para rin makatipid kayo guys, so try nyo lang din i-refill yung mga vape na meron kayo. Dahil, ang laking tipid talaga nito guys. Kasi, I just thought na kung may cotton pads or pad doon sa loob, na trying na, so bakit hindi natin basain uli ng liquid or ng flavor. So, na-remove ko na nga siya guys. So, sa nakikita nyo dito, ayun yung nasa gitna yung parang foam, doon yung dry na flavor na. So, yan yung top portion kung saan yung inihigop. So, basically guys, yung itong part na yan, yung foam na yan is dry na. Or, ang gagawin lang natin guys is, ito nga Yakult siya, pero lalagay tayo ng bagong flavor. So, yung flavor na ilalagay natin guys is binili ko from 2 months ago, I guess. So yun ay parang, I don't know, strawberry something or what, I don't know, cotton candy, something like that. So yun, so we're gonna try to put some flavor doon sa pad niya, sa parang foam doon. Just be careful lang guys to put yung flavor or yung fluid doon sa foam, kasi pag nasobrahan yan, baka bumaba siya doon sa pinaka parang elf bar niyo. Pag nabasa yung pinaka bottom niyan, mababasa yung battery and all, kung ano bang masisira dyan. So be careful lang, huwag niyong i-overwhelm or huwag masyadong maraming maglagay ng flavor, yung sakto lang naman. Okay? Yun, so after nyo ilagay yung flavor doon sa foam or doon sa pad, so ibalik nyo lang sa dati yung cover. So gentle nyo lang siyang ibalik. Tapos make sure na ilock nyo siya guys para hindi sumingaw. And hayaan nyo lang siya for like 10 minutes and then yun, okay na yun guys. So let's try it na kung may lalabas uling usok. Yun guys, so successful nga tayo guys. May lumabas na nga agad na usok. And pag na-dry yan, maglagay lang kayo uli. So, turuan mo lang kulit kayo maglagay doon sa mga iba pang vape na meron ako. Guys, so same procedure lang yun guys. So, panoorin nyo lang to.
Thank you.